isang karangalan para sa atin ang makasama ko ngayon ang isang tao kilala sa napakaraming bansag. At ang Ronquillo! Captain! Ngayon, lubos nating kikilalanin kung sino nga ba ang walang kapantay at nag-iisang Titanic action star ng Pilipinas at paano niya narating ang milestone na ito. Natatandaan mo na ako? Oh no, Mon. Lulukuhin mo pa ako, alam ko nandun. Ang kaduwagan, hindi pinang-araw-araw yan. Anak ka ng Tete. Ngayong 50 taon na siyang nagpapabilib at nagpapasaya sa Filipino audience. Kinakausap kita na matik. Huwag matikin sa ulo mo! Sige na, tumakas ka na! Wala na ako. Senator Ramon Bong Revilla Jr. Magandang araw, Sen. Magandang araw. Balikan natin yung panahon, Sen, na nagsisimula ka pa lamang, no? Nung inyong childhood. Pero, bata ka pa lang ba, eh, gusto mo na talagang mag-artista? Dahil, siyempre, si Don Ramon, eh, kilala at sikat nung araw. Actually, bata pa lang talaga. At 7 years old pa lang, in-expose na ako ni Daddy. Uh-oh. Extra. Yun yung pinakaunang-unang exposure ko sa puting tabing, kung tawagin nila white screen sa mga sinihan. Oo. Senong! Tama na yan! Biyahan mo ako yun! Biyahan mo ako! Tinulok niya ako eh! Hello! Lalepan ba kayo? Ibigay niya sa akin yung pangalan niya, Ramon Revilla Jr. Yung kultura ng pag-aartista, talagang in-expose na ako doon. Oo. So, Sen, yung pinakauna mo bang pelikula, yung totoo, binigyan ka ba ng talent fee? Yung extra ko, tinatanong ko nga yung mga kapatid ko eh. Kami yung mga kasama doon pagka kailangan niya pampalaki ng crowd, no? Extra kami, bibigyan kami piso. Oh yeah, may pambaon kayo ha, piso. At that time, malaki na yun, di ba? Pambaon mo, 1973. Okay, yung launching movie mo, pag-usapan natin, Sen, yung Dugong Buhay. Mabutla na ba ang dugo mo? Hadamuel! Kinabahan ka ba nun? Dahil baka make or break sa'yo yun? Actually, nag-aaral ako nun sa States nung pinauwi ako ng daddy ko to do that film. First time na gagawin akong lead actor at ang kontrabida ko, tatay ko. Talagang mapuro lang utak mo. Nakita mo ng dalawa, tama niyan. Sasabihin mo pa ako lalaka tama sa kanya. Ganun ang role niya doon eh. Kaya laking pasasalamat ko at nabigyan ako ng break ng daddy. Sino nga bang naging leading lady mo doon? Yula Valdez. Pasalamat siya, wala si lakas. Pero kung nandun, naku! Tiyak na lalambot ang likod niya sa hataw ng kadena. So hindi kayo na-link? Kami ni Yula? Hindi. We're very close. So mula noong Dugong Buhay, nagsunod-sunod na ang pelikula mo. Yes. Dahil 50 years ka na, Sen, sa industriya, I'm sure masasabi mo na kung ano yung pagkakaiba noon na yung gusto mo na hindi na nangyayari ngayon kasi iba na ang panahon ngayon sa pagdating sa paggawa ng pelikula. Well, yun ang pangarap natin. Ano? Maibalik natin ang sigla ng pelikulang Pilipino dahil malayo na talaga. Ang tao ngayon, more on sa online, ano, sayang yung pelikula. Yun sana yung dati na cheapest entertainment. Pero sana balik natin yung pelikula, yung quality na nagagawa natin na pelikula. Para every time, halimbawa, pagka-weekend, yun yung pinaka-treat ng family, makamanood kayo ng sine together. So yun yung mission natin ngayon na pinagtutulong-tulungan namin.